natin dyan. So last time, dinemo ko sa inyo kung paano mag-open ng ano, mag-open ng trading account sa PhilStocks. So ngayon, na-approve na siya. Yun, lahat yun online lang. Hindi mo kailangan pumunta sa ako sa ang opisina. Yun ang agandahan. Yun. Nagpasa lang ako ng mga ID, ng mga signature, na nadali lang ng konti. Kasi nga, dun sa primary, dapat pala, ang ano dun, ang i-upload mong file is primary ID, tapos merong bond paper. Sa bond paper, meron ng tatlong pirma. Kasi yung unang ginawa ko, in-upload ko lang yung ano ko, yung ID ko lang itself. Tapos, so ngayon, ang kailangan pala doon sa primary, papel na, tag ito, yung coupon bond nga, tapos ID, tapos tatlong pirma. Yun lang nagpa-delay sa akin, siguro dapat mga 5 days lang yun, no? Kaya mga wala pang 1 week, approve na sana eh. So yun, since na-approve na siya, i-demo ko ngayon kung paano mag-cash in. Magpasok ng pondo dun sa loob, dun sa account natin, 'di ba? Since dapat ang pinakaano natin, dapat convenient, dapat madali yung pag-cash in kahit saan ka man, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko sa ganito. So gagawin ulit natin online ulit. So i-demo natin kung paano mag-cash in. So yun, i-check nyo na lang yung mga una kong video. Yung part 1, 2, 3, 4. Siguro mga part 6 na yata ito, no? Para masunod-sunod yung pagkakaan natin. Pagkakadiscuss natin tungkol din sa investing or sa trading, no? So, madagdag ko nga pala sa investing. Ang kagandahan ng investing is, kumbaga hindi ka na masyadong mag-iisip kasi invest na eh. Kumbaga, bibili ka na ng bibili through time. So, tapos, hindi mo na masyadong iisipin yung entry point mo. Ang exit point po naman, matagal pa naman yung time horizon niya. So, ang kagandahan nun, nag-accumulate ka ng mga units. Yung agandahan ng investing. Tapos, akakampi mo, time pa. No? So, itutuloy ko na lang. I-demo ko sa inyo kung paano mag-cash in. Meron naman akong, meron ding sinend sila na yung PhilStocks, meron sa aking sinend na email kung paano yung mag-cash in. I-attack din natin yan. Na-approve na, tapos isang ano na lang para makapag-trade tayo is makapag-pondo tayo ng makapag-cash in tayo or makapag-pondo tayo ng account natin. So, ito daw yung unique PhilStocks account number. Yan. Ang pinaka-minimum daw na amount na pwede mong i-cash in is 5,000. Ah, yan, pan. Tapos, initial fund, 5,000. Okay. Ito na yung guidelines. Iyan ako sa inyo kung paano yung guidelines na yan. Then, if daw kung sakasakaling wala ka pang pera na ipa-cash in, pwede namang mag-trial muna ng 7 days. So, pwede ka mag-create ng account dyan. No? Ito rin yung mga number nila na pwede mong i-reach out kung may mga problema pa tayo. So, ito na yung email sa akin nung PhilStocks. Kung paano magpondo nung mag-initial cash in dito sa trading account na ginawa natin. So, ito yung mga options natin. So, it's either mag over the counter tayo kung cash, kung cheque, sa kung ano, kung sa bangko tayo. So, ay mga fee niya. Ito, halos lahat free. Free yung mga pagka-cash in mo, walang charge. Free. So, yun yung office nila. Sa may Pasig, Ortigas Center, Pasig. So, ang gagamitan dito yung, syempre, mostly sa atin, merong BDO. So, sa bandang baba, merong BPI. So, dalawa lang. It's either BDO or BPI. So, kung sis marami naman tayong naka-BDO. So, ang gagawin na lang natin dito, pwede rin naman cash, cheque, o sa ibang bangko. Ang gagawin natin dito since pandemic, mas madali lang talaga itong online banking. So magbukas na rin kayo ng mga BDO. Since kung meron kayong savings sa BDO, gawa na kayo ng ano, ng mobile banking. So gawa na rin kayo ng mobile banking niyo sa cellphone. So ngayon,
Yung fund transfer nyo lang, o yan, free daw. Alos lahat, free. Ayan ang i-demo natin ngayon. Ito sa ATM din. Tas cash, tas free. So, meron din naman dito remittance. Ang ano daw is 2 to 5 days upon receipt of proof of transaction or until the amount has been verified by the bank and our finance team. So, dito, ang fee nakadepende daw sa banko. So, ito yung ano nila, account details sa video. Kung mag-over the counter kayo, i-zoom natin. Phil Stocks, video account details. Account name, Phil Stocks Financial Incorporated. Account number, 343-0048-847. So, kung sa BPI naman ang option nyo, ito naman. Alas lahat, free din. Cash, cheque, banko, tapos may fund transfer din, libre din, pagka-cash in. So, ito naman ang account details nila sa BPI. Zoom natin. Phil Stocks Financial Incorporated. Yun yung account name. Account number is 4011006669. That's it. So, ayan yung mga option natin para mag-cash in. So, ito naman. May option pa na. Mayroon pa ulit yung option. Via bills payment naman. So, magkukondo tayo sa trading account natin. So, ito yung mga option natin. Phil Stocks bills payment using BDO, BPI, Union Bank, o MBTC, Metro Bank, no? Coming soon pa lang daw. So, ang gumagana pa lang BDO, BPI, Union Bank. Yung Union Bank, madali na mag-open yan. Online din yan. Basic din lang yan. Papadala din kagad kahit di ka pumunta sa banko, makapag-open. Tapos meron pang libreng ATM yan. So, ito pala yung kanina, where I can view my PAN. Ito yung pinaka-unique mong identification. Yan, para makapag-cash in. Andun na yun sa pinaka-application ng Phil Stocks. Parang yun na yung pinaka-account number mo. Doon mo ipapasok yung pera mo. Para doon, para tama kung saan account na papasok. So, importante itong PAN. So, yan. Okay. Saan mo doon makikita yung PAN mo? Ito lang. Kahit ako mamaya dyan. Sa pinaka-application na. Ito, mga options muna natin kung paano makapag-cash in. Okay. Oh, may ATM card din pala to, no? Phil Stocks ATM card. Ayan yung PAN sa ilalim. Then, Phil Stocks web. Okay, ito na yung procedure para sa pagpapondo sa ng PAN natin. So, sa under BDO bills payment, i-enroll mo lang yung PAN mo sa as company biller. So, login lang tayo sa BDO banking natin, sa mobile banking natin. Then, click mo yung enrollment. Malamang nagawa nyo naman ito sa ibang ano. Click mo yung enrollment services, then company biller, then enroll. Add mo na yung Phil Stocks. Select mo yung ano, Phil Stocks Financial Incorporated as biller. Then ito importante ha, yung PAN. Yung Phil Stocks account number natin. So, ilalagay mo yung sarili mong PAN. So, hindi tayo pare-parehas ng PAN kasi nga, unique nga siya. So, doon mo ilalagay yung PAN mo. Then, ilalagay mo rin yung name. No? Or yung client code mo. Dapat, kumbaga bangga, magkaparehas yung, kumbaga sa database, dapat bangga yung name mo, pati yung account number mo. So, ngayon, i-testing natin ngayon mag-cash in. Tapos, itignan natin kung gaano kabilis yung pagpapondo dun sa account natin. So, kung may-enroll mo na itong account mo dun sa mobile banking,
So magpapondo na, 'di ba? I-click mo lang 'tong pay bills, then reload bills payment, then pay bills. So select your source of payment under pay form. Select mo yung enrolled, siyempre naka-enrolled na, 'di ba? I-click mo na lang yung fuel tax mo. No. I-enter mo lang yung amount. So sa example natin 5,000. Kasi hindi yung initial eh. Tapos click mo lang yung submit. Ito pa. Video bills payment has 25 charge debited on your trading account. Ito pala. Crediting schedule is within 2 hours upon successful transaction. Kindly observe your bank announcement regarding bills payment. Transaction done between 10 to 12 are considered transaction on next banking day. So malabang kung 10 PM to 12 AM, o so kung gabi na, no, kinabukasan na yan. Okay, so i-testing natin yan. Yung una nakalagay free, tapos ngayon dito may 25 charge. Pero kung 25 lang naman, okay na, kaysa mamasahe ka pa. Parang convenience fee na yan. So ngayon, so sa video online, pasok ka lang sa video online, tapos i-click mo lang itong more, then enroll services mo lang. So punta ka lang sa enroll company biller. Yan, click mo lang yan. Okay, lagyan mo lang yung name, saka yung PAN natin, yung account number, saka yung ano natin, name natin. Tapos i-continue mo lang. So punta ka lang dun sa email, mag-create, doon ka mag-create ng account mo sa PhilStocks ng username saka ng password. So re-redirect ka niya dun sa, so ito pa ito sa inyo, yan sa PhilStocks na yan. Click mo lang tong create, tapos papagawain ka, magiging ka lang dun ng username mo, then ang password. Tapos merong ibibigay na one-time password. It's either sa email mo or sa number mo. Ang pinili ko is yung sa number ko. So yun, nagawa ko na. Yan na. Nagawa ko na yung pang-login ko dun sa PhilStocks na application. Dinownload ko na rin yung PhilStocks na application sa Google Play Store. Yan, PhilStocks Mobile. So, yan, pwede mo nang i-open. Doon mo na ipapasok tong username sa password natin. No? Nalagyan na natin yung username natin sa kanyang password natin. Kinlik ko lang yung nasa email. Tulad nyo na sinabi ko kanina. Tapos ngayon, nilagyan ko dun sa application niya. So, ang next step natin is magka-cash in na tayo. So, makikita mo dyan yung buying power. Yung buying power. So naka-zero pa siya ngayon, no? I-demo natin kung paano mag-cash in. So ang ipapasok muna natin, initial fund is 5,000. So yan, maraming kami yan. I-figure out din natin kung paano tong ano natin, yung pinaka-interface niya, no? Diyan sa profile natin yung PAN natin, number, no? Account number natin. Ipapasok natin dun sa video mami. So, na-enroll ko na yung ano natin, yung sa PhilStocks natin. Kinlik ko lang yung enrollment services. Ikinihin ko lang, pinili ko lang dun sa biller is yung PhilStocks na biller, PhilStocks Financial Incorporated. Tapos, nilagay ko lang yung PAN, yung account number ko dun sa PhilStocks. Makikita mo siya dun sa pinaka application niya. Pag nakikin mo na yung username mo sa password mo, i-click mo lang yung taas, then sa profile makikita mo dun yung account number mo. Then ang kiningin ko rin is yung account name ko saka nickname. That's it. So naka-setup na, naka-enroll na siya. Ang gagawin na natin, ipopondo natin yung 5,000 natin dun sa trading account natin. So i-click mo lang tong pay bills, then i-click mo tong pay this company biller. Since na-enroll na natin siya kanina,
i-click na natin ito saan tayo magbabayad. Pay this company biller. Click mo yan. Ito, fill stocks. Okay, then kung magkano na yung ilalagay na, ibibigay natin yung pondo. So, ayan. I-click mo lang yung pay from sa savings. Inano ko. Tapos, pay this biller. Yung in-enroll natin kanina. Click mo lang yon. Then, yung amount. Then, that's it. Chokes to go na to. So, hihintayin ko na lang kung ilang oras mapapasok yung ano natin, buying power natin, no? So, importante rin, baka huwag nyo ilagay na sakto yung savings nyo na 5,000. Check din natin kung may charge. So, sinobrahan ko lang to, 5,100 yung naman ng account ko, no? So, na-confirm ko na yung payment ko dun sa video online. Hihintayin ko na lang itong buying power kung magkakaroon ito ng 5,000. No? Saka i-update ko kayo kung magkano yung magiging charge niya. Yung parang pinaka-convenience fee na i-charge niya. So yan, nagawa na nating makapagbukas ng trading account online. Paano mag-cash in through online. So lahat nasa, kumbaga hindi mo na kailangang lumabas. Makapag-invest ka na, makapag-trade ka na, kahit nasaan ka, no? Yun ang pinakaano natin. Pinakamadaling way paano makapasok sa stock market. So, i-share ko pa yung mga susunod pang mga natin. Kailangan ma-equip muna tayo bago tayo pumasok sa stock market. So i-update ko na kayo sa next vlog ko kung ilang oras yung kinakailangan. So ngayon nagpasok ako today is anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Monday? Today is Monday. Nagpasok ako bago mag-alas 3. Tingnan ko kung anong oras siya papasok. So, salamat. God bless.